Pabuti na lang ako pala si Pasty P, este way Pasty. At ngayon nasa harapan natin ang number 584 mula sa pop. O nga, pop lang, walang line. Pero yan, Avengers Assemble line ng Iron Man. This is a deluxe Avengers Funko pa pa sila. It's an Amazon exclusive. So kung napapansin nyo, yung sticker niya is Amazon exclusive. So maraming salamat sa Pop and Shop Collectibles for this Iron Man Avengers Assemble Funko Pop. Nabili ko to ng 2-1. So salamat ulit kay Boss Mike and kay Boss Felix ng Pop and Shop Collectibles. So ayan, sa harap, Iron Man. Pasensya na mga pa sila kung hindi sakop yung ano ha, yung buong box kasi ang laki. Almost 6 inches kasi yung ano niya, yung sukat eh. Ayan, sa gilid, Iron Avengers Assemble, Iron Man. Sa mga nagtataka, hindi ko pa na-try kung kakasya ba dito yung 6 inches na protector. Pero may na-overheard ako nung Sabado na kakasya naman daw. So, try nyo na lang. So, ayan, ito yung line niya. So, ito yung Iron Man, Hulk, Hawkeye, Thor, Black Widow, and Captain America. So, si Hulk, may pre-order na nito. Si Hawk ay yung susunod, and huling-huli si Captain America. So, kung kagaya nyo ako na ano, gusto din makompleto to, then i-ready nyo yung mga pang-PO nyo, yung mga pera nyo na pang-PO. Wait lang, ayusin ko lang yung camera natin baka malaglag. Sa isa pang side, window. Sa itaas, window. Sa baba, mga bagay na hindi nyo naman binabasa. Pinalaki lang. So, yan mga pa sila. Ano pa hinihintay nyo? Unbox na natin ito. Pasok mahiwaga ruler. So, yan. Putol pa rin siya. So, regardless mga pa sila, kung malaking Funko Pop man yan or maliit, sa ilalim nyo pa rin lagi bubuksan to avoid creases, ha? At syempre, hindi naman natin masasabi. May times na baka magbenta kayo ng Pops. Eh, para ma-avoid natin yung mga damage. So, sa ilalim nyo nalang buksan. So, ayan. Sa ilalim natin binuksan. Dahan-dahan lang. And boom! Ayan mga pasila, na-unbox na natin si Iron Man sa Avengers Assemble line. So, meron siyang kasamang insert. So, kagaya ng Thanos and yung ang Apa Flock and yung Cabbage Man with cart. May mga kasama silang insert na pang photography. So, ayan. Pwede mong i-background dyan. Tapos, remedyo nyo na lang ng edit or yun. Kaya bahala. So, ayan. Asa harapan na natin si Iron Man. So, this is, ano, ito yung iconic scene na paikot yung Avengers. Yung unang pelikula ng Avengers. Yung original na anim. So, ito yun. So, dudugtong-dugtongin yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano sila idudugtong. So, ayan. Sa, tignan nyo. Bobblehead siya. Kasi nga, this is a Marvel Funko Pop. So, expect na bobblehead siya. It's because of the licensing issues nga na may naunang toy manufacturer na basta, sa rights yun. And now, ito, let's take a look at the details dito sa kanyang uluhan. Ayusin lang natin yung angle ng ating camera para mas maayos natin makita mga pasilan. And ayan, yung ulo ni Iron Man is similar to the head sculpt before ng ibang Iron Man Funko Pop. So, I think this is the same as the head sculpt do sa Iron Man 3, Iron Man Infinity War. I'm not sure kung pareho, pero same head sculpt, nag-iba lang ng mga ibang details. So, correct me if I'm wrong na lang mga pasilan, okay? And this is different dun sa head sculpt nung unang Avengers Iron Man kasi nga medyo lumang ano na yun, Funko Pop. So, yung mold is different. So, this is a more dynamic pose sa compared dun sa nauna. So, yan. Tignan mo natin yung details sa kanyang mata. Nicely painted ng white lang din dito sa kabilang side. And I can see some minor paint spills na, which is okay lang kasi walang perfectong Funko Pop. And ito mga pasilan, hindi yung gas-gas, okay? Sinadyaya ni Funko. Those are battle damage. Ang tawag dyan, battle damage. So, yan ay dinadagdag sa mga toys bilang effect para na maipakita na yung certain toy na yun is, ano, galing siya sa laban or nasa laban pa, which is bugbog siya. So, parang mas realistic lang, okay? And then, sa gilid, you can see these are sculpted lines. So, kung napapansin nyo naman, hindi yan basta painted line. So, sculpted yan. So, pwede mong ipadaan yung kuko mo dyan or toothpick or what. Kasi, nakalubog yan because it's sculpted. So, ngayon, sa likod, yan, sculpted lines all the way through here and some paint spills pero okay lang yan. And sa isa pang side, sculpted lines and walang articulation sound, malamang kasi bubble head to. So now let's go to the details of the body. So yan, huwag kayo magtaka, hindi yan issue ha, yung nasa dibdib na yan, butas yan kasi nga battle damage, diba? So it mimics the ano, parang binaril siya, diba? Parang may tama ng bala. So yun yung parang ano yan, ginagaya dun sa nangyari sa movie, okay? So, ngayon, tingnan mo natin. This is the Mark 7, mga pasilan, okay? Ito yung Mark 7 armor na ginamit sa Avengers, sa first Avengers movie. So, ito yan. So, kung napapansin nyo, iba yan sa mga ibang armor ni Iron Man. This is one of the most iconic armors na ginamit yan because this is featured nga dun sa unang Avengers movie. So, ngayon, sa likuran, tingnan naman natin na you can see these are jetpacks. So, may mga flame effects dyan. Nice and translucent. So, ang ganda ng details na yan. And some metallic silver paints. So, nice detail right there by Funko. And syempre, may mga excess paint spills naman. Which is, hindi may iwasan, di ba nga? Walang perfectong Funko Pop.
So ngayon, tingnan naman natin yung details ng kanyang right arm. Ayan, some sculpted lines as well. And may mga mini details dito na makikita nyo. So like yung silver paint niya, which is hindi ko sure kung battled up. Mukhang battle damage nga kasi sa kabilang side is ganun din. So mukhang gasgas lang yan, di ba? Mukhang mga gasgas or tama, mukhang battle damage siya. And then sa katawan, you can see some more battle damage mga pastilan. Makikita nyo na napakaganda ng details nitong Funko Pop na ito. Yung mga grays na yan para mga gasgas, yun yung nagsisignify na battle damage nga itong Funko Pop na ito. And now sa lower body, you can see meron din siyang translucent effect dito sa apoy. And itong smoke effect para maipakita na his lift about to lift off, di ba? Or magla-landing pa lang. Alam ko magla-landing siya para mabuo yung anim na Avengers doon sa paikot na scene yun. So, yan, parang ayan, may mga scattered pang usok dyan. And then ito yung cement na bumubuo ng base ng Funko Pop. So, lahat ng anim na Avengers Funko Pop sa as Avengers Assemble ay mga pasilan is meron sila mga base kasi ito yung magsisilbing connector nila. So, mamaya ipapakita ko. Let's go muna dito sa details ng paa. So, more paint. Some more details right here. Sculpted lines and ibang shade ng red yung ginamit nila. Kung napapansin nyo, may medyo light and medyo dark din kasi pag naiilawan, nag-iiba yung kulay. So, pansin nyo, dito mas dark and dito medyo light. Or, tama, medyo light dito sa legs. So, ngayon, tingnan naman natin tong base. Ito yung sinasabi kong base. Tingnan nyo naman yung details mga pasilan. Sobrang detalyado, nakuha pati yung graba, yung semento, yung aspalto, di ba? Kuhang-kuha yung details. So, ayan, may mag-focus ka. So, kitang-kita naman yung details, di ba? And yung sinasabi kong connector, ito yun mga pasilan. Ito yun. Diba? Lakas makalego. Yan yung ipangkakabit mo doon sa ibang Avengers Assemble Funko Pop. So, yan. Ito yung tingin ko para kay Hulk kasi paikot yon. So, I think yung para ikabit dito is wala na siyang definite na shape. Wala na siyang panglock na ganito. So, I think magsasakto lang dito sa part na to yung kay Captain America kasi siya yung huli. So, yan. Nice detail. Ang ganda ng detail mga pasilan. Now, let's go to the measurement mga pasilan. Sana magkasya yung natin, yung mahiwagang ruler na putol. sana magkasya. Pero with regular size Funko Pops mga pasilan, they come in at 3.75 inches. Alam niyo naman 'yan. So ngayon, mukhang paano ko bi-measure to ay putol yung mahiwagang ruler natin. So gawa na lang natin ng paraan. Oops. Galing, sumasakto lagi. So almost 5 inches ang height nitong Funko Pop na ito. Lampas pa nga halos dahil sa stand. And syempre, I think this will be one of the tallest dun sa anim kasi nga meron siyang flight stand. And lumilipad yung kanyang effect. So ngayon, compare natin siya sa iba pang Funko Pops na meron tayo dito. So onti na wala na ako halos Avengers Funko Pops. Mga pa sila yung Bro Thor na lang pero parang hindi ba bagay. So si All Might na lang. Yan, ang laki ni All Might, diba? And huwag kayong magtaka mga pasilan kung napansin nyo na medyo parang ang liit ng Iron Man. Ang liit ng datingan niya pero pag nakita mo yan in person, bagay lang at sakto lang. Kasi nga, di ba, 3.75 inches yung mga Funko Pop. So if i-measure naman natin si Iron Man lang, pasok naman din siya, di ba? Ayun, almost 4 inches pa nga. And now, isa pang Funko Pop na meron ako, si Post Malone. Alam mo nyo ba't ko, ito yung mga kinumpir ko kasi sila yung mga nakauubi kong pops. So yung mga pasilan, I really recommend you to get this Funko Pop kasi sobrang nostalgic nung scene na to. Diba? Ito yung parang isa sa mga pinakamalupit na moments sa buong MCU kasi paikot yung unang anim na Avengers, diba? And ang ganda mga pasilan, solidong-solido. So yun, I will give this Funko Pop a 10 out of 10. Perfect, 10 out of 10 kasi nga ang ganda ng details, may mga battle damage pa. Tapos yung smoke effect, ang ganda. Kung napapansin nyo yun, nagtatransition yung kulay ng apoy papunta into gray. So parang dinedenote niya na yung apoy. Unti-unti nagiging usok dahil nga pabagsak na siya sa sahig. So yun, one of the best looking Avengers and MCU Funko Pops of all time para sa akin mga pasilan. So ilang mga pasilan, i-comment nyo naman sa baba kung ano pang klase ng Avengers Assemble ang gusto nyo magawa. Ako para sa akin, gusto ko yung Endgame. Nako, epic yun, ang dami yung Funko Pops nun. So ilang mga pasilan, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe. Follow me on all my social media. So huwag nyo kakalimutan pindutin yung subscribe and notification bell para lagi kayo update pag may bago tayong video. So ilang mga pasilan, mga plus pasty, PSY pasty, paalam!